pamamagitan ng National ID, mas magiging mabilis na ang mga pakikipagtransaksyon ng mga Pilipinong mayroon ito dahil pwede na itong gamitin na pinaka-valid ID. Alam niyo ba na pwede niyo nang makuha ang inyong National ID kung nakapag-apply na kayo online at kung meron na kayong Pirsis Transaction Slip, madali nang matanak at makuha ito. Sa inyong PC o laptop, pumunta sa Google Chrome web browser. I-type sa search bar ang PhilPost Tracking. At lalabas ang mga search result. Makikita niyo ang PhilPost Tracking, i-click lang ito. I-enter lang po ang 30 digits tracking number na matatagpuan sa Pilsis transaction slip ninyo. Ang tinatype ko po ay ang Pilsis transaction number ko. So titingnan natin kung nasaan na ang national ID card natin. Titingnan natin kung na-process na or nasa post office na at ready na itong kunin. Pag okay na, i-click lang ang track button at ilalabas na ang status nito. So sa case po ng national ID natin, not found ang nakalagay. Ang ibig sabihin po nito ay on process pa rin ang national ID ko. Ganito naman po ang status kapag nasa post office na ang inyong national ID. Makikita niyo po ang location ng post office at doon niyo po kukunin ang inyong national ID. Sa haba ng panahong paghihintay sa national ID na halos umabot ng isang taon bago i-deliver sa inyong address, pwede niyo na po itong makuha sa koryo o post office. Ang post office o PhilPost ang inatasan ng pamahalaan sa pag-deliver ng national IDs. Sa pamamagitan ng national ID, mas magiging mabilis na ang mga pakikipagtransaksyon ng mga Pilipinong mayroon ito dahil pwede na itong gamitin na pinaka-valid ID. Kumbaga sa halip na hihingan ka ng iba't ibang valid ID, ayon sa PSA, kung mayroon ka nito, maaari na itong tanggapin dahil mabilis na lang itong ma-verify gamit ang digital system platform ng Pilsis na nakakonekta sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan.